Dear Lady Love TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Wanted Wife of the CEO. Narito na po ang ikalimang bahagi. Tingnan mo naman kung sino nga dito. Sinulyapan ko yung nagsalita. Ano namang ginagawa mo dito? Tanong niya. Masama bang uminom ng alak ang tulad ko? Inis kong tanong. Oh, relax. Ang init ng ulo mo agad. Sa 30 ba ang problema mo? Nakangiti niya ang tanong. Huwag mong ipasok si boss dito. Sagot ko. Ha, napapaghalata ka talaga. Umupo siya sa tabing upuan ko. Sayang naman. Inalagaan mo pa ang pagkabirhen mo para lang sa mahal mong boss. Tapos mauunahan ka lang. Naningkit ang mata ko. Mind your own life, freak. Umiti siya na nakakaloko. Alam mo, hindi pa naman huli ang lahat. Maaari mo siyang makuha maski may fiancé siya. May laban ka pa rin kapag may nangyari sa inyo dahil berhen ka pa. Gusto mo tulungan kita? Dagdag niya. Bakit? Bakit hindi ko naisip na ganito ka pala? Natawa siya. Masyado kayong magtiwala sa isang tao. Hindi niyo alam ay tinalo na pala ang boss niyo. Niningkit ang mata ko. Kapag nalaman ni Third ito, magdasal. Ayaw mong makuha siya? Putol niya sa sinasabi ko. Isipin mo kapag nakuha mo siya, ikaw na ang madam ng lahat. Mas matutulungan mo pa nga siya dahil ikaw ang may alam sa pamamalakad sa underground habang si Felice ay walang alam, kaya panigurado magkakagulo. At kapag may maling nangyari, kay Third ang bagsak. At ayaw mo yung mangyari, hindi ba? Tama siya. Sa tagal naming nagtatrabaho sa kanya ay sobra naming iningatan ang kanyang pangalan. Sa'yo siya, habang sa akin naman si Felice, nagkatitigan kaming pareho. Ako na ang bahala sa araw at oras ng inyong mainit na tagpo. Basta siguraduhin mo lang na makukuha mo siya sa gabing iyon dahil wala na susunod na pagkakataon. Umiti siya sabay inom sa inumin niya. Noon, nakanang kamay ni Mr. Mondragon si Papa ay lagi akong kasama ni Papa na nagtatrabaho. Napakasungit sa akin ni Thirdy noon pero dahil makulit ako, nasanay na siya. Ako ang dahilan kung bakit napakalaki ng pinagbago niya. Magkalaro kami, magkaklase kami. Hindi kami mapaghiwalay noon simula pa lang nung magbinata at magdalaga na. Nagbago na doon dahil naging kailangan na niyang gampanan ang posisyon na para sa kanya habang ako, gagampanan ko din naman ang trabaho ko sa kanya. Umuwi na ako. Lasing ako pero kaya ko pa. Pumasok na ako sa mansyon. Huminto muna ako sa malaking pintuan. Lagi kaming tumatambay dito. Napabuga na lang ako ng hangin. Aalis na sana ako nang bumukas ang pintuan. Si Thirdy, kaya pala wala ka. Uminom ka mag-isa? Nag-unwind lang, sagot ko. Sabi, galit ka pa? Hindi, ano namang karapatan ko magalit sa boss ko? Hindi ako makatingin sa kanya. You call me boss kapag may sama ka ng loob sa akin. Lagi mong tawag sa akin, Prince. Kaya anong kasalanan ko? Tungkol ba ito kay Felice? Biglang nagbago yung mood ko. Biglaan man ang pangyayari pero sinusunod ko lang ang batas natin. Kung ganun, kapag ako at ikaw, kapag nangyari yon, sa atin, papakasalan mo ako? Humunot ang noon niya. Oo, kapag berhen ka, sagot niya. Sabi, lasing ka. Magpahinga ka na dahil maaga ka pa bukas. Tumalikod na siya. Pumasok na siya sa loob. Napakuyam ang kabao ko. Pasensya na kung kailangan kong gawin ito, 30. Magalit ka na sa akin basta huwag ka lang mapunta sa iba. Tingnan ko yung oras, wala pa si Felice. Kinuha ko yung phone ko para tawagan siya. Kailangan ko na kasi. Nag-ring lang ang phone niya. Paulit-ulit kong tinatawagan pero hindi sumasagot. Naiinis na ako. Dino, alamin mo nga kung nasaan na si Felice. Utos ko. Sige sir, hindi ako makapagtrabaho dahil hinahanap ng katawan ko yung kape niya. Kung absent siya, sana sabihin niya hindi yung wala. Sir, nasa bahay nila. 10 AM na, nasa bahay pa rin siya. Ihanda mo yung sasakyan. Puntahan natin. Tumayo ako. Sir, may mga meeting kayo na mahalaga ngayon. Paalala ni Dino. Cancel. Sir, napadabog tuloy ako sabay upo. Wala akong magagawa kundi makipag-meeting.
Mahalaga ang mga ito dahil minsan ko lang sila makaharap. Anong oras na ako tatatapos? Mag-aalas 10 na pala. Napasandal ako at tinignan ang phone ko. May message ako. Si Felice. My queen. Sorry kung hindi ko nasabi. Masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako pumasok. Are you okay now? Nilalaro ko yung phone ko habang naghihintay ng reply niya. Lumipas ang ilang minuto, 5 minuto, 10 minuto, 30 minuto. Hindi pa rin nagre-reply. Dino, pumasok siya. Puntahan natin si Felice. Ayokong maghintay pa. Puntahan ko na para makuha ko agad ang sagot niya. Sir, tulog na po sila. Nakapatay na kasi ang mga ilaw. Sa bagay, anong oras kasi niya? Nagawang mag-text tapos gabi na ako nag-reply. Labas ka. Lumabas ako at sumunod siya. May bintana kaya doon kami papasok. Sir, makakasuhan tayo dyan. Babala ni Dino. Sir, bawal itong gagawin. Tiningnan ko siya ng masama. Yumuko ka. Wala siya nagawa kundi yumuko. Tumungtong ako. Tama ako. Dito ang kwarto niya. Tahimik siyang natutulog. Okay na ako. Sir, may aso. Sabi ni Dino. Takot na takot si Dino sa aso. Bumaba na ako, naglakad na nang biglang tumahol yung aso. Si Dino sobrang bilis tumakbo papuntang sasakyan. Napatakbo na rin ako pero nahabol ako ng aso. Nadaplisan niya ang paa ko habang papasok sa kotse. Sir, sinamaan ko siya ng tingin. Pinabayaan mo ako dahil sa takot ka sa aso? Yumuko siya. Kailangan kong bumangon maski masama pa ang pakiramdam ko. Baka kasi hindi makatrabaho yung isa kapag wala ako doon. Papasok ka anak? Si mama nagluluto ng almusal. Opo, kailangan kasi. Nilapagan na ako ng pagkain ko. Ubusin mo yan para may lakas ka. Ito yung gamot, huwag mong kalimutan. Tumango lang ako. Kumain na ako. Papasok na ako sa elevator na sakto naman na naroon si 30. Tahimik lang siya. Nakarating na kami sa floor namin. Papunta na ako sa mesa ko na magsalita siya. Wala ka man lang bang sasabihin? Good morning, sir. Kumunot ang noo niya. Maliban doon, sabi niya. Tungkol kahapon, masama yung pakiramdam ko kaya hindi ako nakapasok. Nakatingin lang siya sa akin. Maliban pa doon, sabi niya muli. Ano bang gusto niyang sabihin ko? Tiningnan ko si Dino. Oh, happy birthday. Mabuti naman at nagre-research ka. Akala ko wala kang alam tungkol sa akin. Ikakasal na tayo kaya mabuti ang inaalam mo tungkol sa akin. Birthday niya ngayon? Wala akong masabi kaya iyon na lang. Pero hindi ko naman akalain na kaarawan niya ngayon. Magsiselebrate tayo mamaya, kaya wait for me later. Pumasok na siya sa opisina niya. Naiwan si Dino. Alam mo ba talaga? Tanong niya. Umiling ako. Bukas na bukas, ibibigay ko ang lahat ng tungkol kay 30. Sana hindi na maulit pa ito. Tumango ako. Ang sungit niya. Umupo na ako at hinimas ang sentido ko kasi masama pa rin yung pakiramdam ko. Kahit uminom na ako ng gamot ko, wala pa rin ako sa mood. Binabagot ako pero may celebration nga si 30 ngayon. Tingnan ko ang oras. Uwian na pala. Wala man lamang ako nagawang trabaho ngayon. May problema ba? Hindi ko napansin na nasa labas na siya. Wala. Tara. Ang tagal niyo naman. Tara na. Si Rick. Tiningnan ko si 30. Inimbita ko. Tumango na lang ako. Bumaba na kami. Nasa private bar kami. Kasama namin si Sabi, Dino, Rick at kami ni 30. Si Lynn susunod na kasi may ginagawa pa. Is this okay with okay? Tanong ni 30. Oo, sobra pa nga. Sagot ko. Uminom na kami. Tahimik lang ako. Pasipsip lang sa inumin. Patango-tango sa mga sinasabi nila. Kahit hindi nakaka-relate. Are you not feeling well? Bulong ni 30. Tumango ako. Bakit hindi mo sinabi? Birthday mo. Ayokong spoil naman ang birthday mo. Sagot ko. Gusto mo bang umuwi na lang? Umiling ako. Uminom ako ng gamot kaya okay na ako mamaya. Nakatingin lang siya sa akin. Are you sure? Ngumiti ako at tumango. Dinampian niya ako ng halik sa noo sa kanya. Sinandal yung ulo ko sa balikat niya. Ang sweet naman. Si Rick, parang hindi ka naman ganito sa girlfriend mo, sabi ni 30. Tiningnan ako ni Rick. Kung ganyan din naman kaganda ang girlfriend or fiancé ko, baka hindi lang ganyan ang gagawin ko sa kanya. Parang may laman yung sinabi niya pero hindi ko nalang pinansin. Yung sama ng pakiramdam ko ay palala ng palala kaya nakasandal ako kay 30. Nakaalalay naman siya sa akin kahit ganong kadami siyang uminom. Yung kamay niya na napunta sa bewang ko tapos nilalaro-laro yung isang kamay niya, ang daliri ko. Bakit hindi mo nalang kuhanan ng kwarto sa taas si Felice para makapagpahinga siya? Suggest ni Rick.
No, it's okay. Mamaya din lang naman uuwi tayo. Sagot ko. Mas okay na ipahinga mo muna yan, Feliz. Sabi ni Lynn. I'm going to accompany you. Don't worry. Sabi ni 30. Wala naman akong magagawa. Sinamahan ako ni 30 sa taas. Nakakuha naman siya ng kwarto. Inalalayan niya akong humiga. Pakiramdam ko talaga prinsesa ako dahil sa pag-aalaga niya sa akin. Take a nap. Dito lang ako. Kahit iwan mo na ako, mag-enjoy ka doon. Okay naman ako dito. Mamaya baba din ako. Don't force yourself. Sige, tulog na. Baba ako kapag nakatulog ka na. Tumango ako at hindi na nagpumilit pa. Natulog na ako. Gusto ko mag-enjoy pero masama talaga yung pakiramdam ko. Nagising ako na parang may humahawak sa balat ko. Kahit hirap akong ibuka ang mata ko, ipinipilit ko pa rin. Nanlaki ang mata ko. Mabilis akong bumangon pero nahawakan niya ako at hinawakan na magkabilang braso. Tulong! Sigaw ko. Soundproof ang mga kwarto dito, madam. Ngumiti siya. Bakit parang ibang rig na itong kaharap ko? Ang bango mo. Ang tagal ko nang gustong tikman to. Dinilaan ang binti ko. Tulong! 30! Sigaw ko. Si 30? Lasing na lasing kaya nga andito ako. Ngumiti uli siya. Kapag nalaman niya itong nangyari sa atin, mandidiri siya sa'yo. Hindi ako makapaniwala magagawa niya to sa akin. 30, Dino, Lynn, tulong! Halos mapaos ako kakasigaw. Halos mamanhid ang kanyang pisngi sa pagkakasampal ni Tig sa kanya. Tinali niya ang dalawang kamay ko at saka niya inumpisahang hubarin yung damit ko. Please, wag. Ganyan nga. Wag mo marinig ang ganyan. Tsaka ano ka ba? Aalamin ko lang kung magkasinsarap ba ang virgin sa unvirgin. Nanlalamig ang buong katawan ko. Tumulo na din ang luha ko. Rick, hindi ka naman ganito, diba? Ano ginagawa kong kasalanan para? Nothing. Ayoko lang sa tulad mong biglang sumusulpot sa buhay namin. Ayoko sa mga tulad niyong napakahina, ginagamit ng katawan para umasenso. Walang matinong babae maski virgin man o hindi. Kaya nga kapag may nakikita kong virgin, nagiinit ako. Don't worry, magaling ako, Feliz. Hindi tulad ni 30 na virgin. Napalunok ako. O paano, umpisahan ko na? Ngumiti siya na napakalawak. Nagpupumiglas ako pero napakalakas niya. Wag, Rick! Wag, maawa ka! Please, Rick, tama na, tama na. Naanimpungatan ako. Anong oras na? Madaling araw na. Tiningnan ko yung iba na tulog, pero wala si Rick. Baka umuwi na o naghahanap ng chicks kagabi. Nakalimutan ko na ata si Feliz. Nanlambig ang buong katawan ko sa nakita ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Naikuyom ko ang kamao ko at umalis. Tinalo niyo ako? Ako na prinsipe? Ano ginawa ko para gawin niyo sa akin to? Sir, tara na. Nauna na ako sa kanya. Si madam, hayaan mo magpahinga muna siya doon. Sumakay na ako sa kotse. Nagpahatid na muna ako sa bahay at nag-shower. Naikuyom ko ang kamao at hindi napigilan suntukin ang pader. Umuwi akong umiiyak. Ano pang mukhang ipapakita ko ay 30? Dumiretso ako sa banyo at binuksan ang shower. Umupo ako at saka niyakap ang tuhod. This is more satisfying rather than others. Pinasabunutan ko ang ulo ko para maialis sa mga sinasabi ni Rick. Ayoko maalala. Pulong ko. Kaya pala ayaw kang bitawan ni 30 dahil ang sarap mo. Umiling-iling ako. Tama na, please. Ayoko maalala. Oh, shit. Tama na. Biglang bumukas ang pinto ng CR. Si Mama. Phyllis. Anong? Mama. Niyakap ko siya. Umiyak ng umiyak. Nilabas ang sama ng loob. Awa sa sarili at lungkot sa pangyayaring iyon. Nasa kwarto na kami. Pinihisan ako ni Mama habang umiiyak ako. Nagtatanong siya pero hindi ko masagot kaya hinayaan na lang niya ako. Feliz, huwag kang magdalawang isip na magsabi sa akin kung sinaktan ka ni 30. Kahit mahirap tayo, kayang-kaya natin sinalabanan dahil may batas. Sabi ni Mama, kung hindi man makain ang batas ng tao, may batas ng Diyos. Na doon walang makakalusot maski kaluluwa. Ngumiti ako ng tipid. Andito lang kami. Tumango ako. Gagawan kita ng soup. Saglit ha. Iniwan niya na ako at muling tumulo ang luha ko. Kailangan kong sabihin kay 30. Hello? Madam, nasa labas po kami. Bigla akong kinabahan. Hindi sana ako papasok. Oh, okay. Tumayo na ako at nagpalit. Bumaba na at nagpaalam na kay Mama. Mamayang gabi ko na lang kakainin ang lulutuin niya. Kinakabahan ako habang papalapit sa sasakyan. Hindi ko kasi alam kung paano siya haharapin ngayon. Oo, hindi ko ginusto ang nangyari sa amin ni Rick pero andun pa rin ang nangyari. Good morning. Pati ko ng pagkapasok ko. Morning, Dino. Sa underground tayo. Bakit doon? Tahimik lang ako.
Nilingon ko si Thirdy na napakaseryoso at ang dilim ng mukha. Hahawakan ko sana ang kamay niya nang iniwas niya. Nakarating na kami sa underground. Bakit ang daming tao? May party ba? Nakaayos ang lahat habang ako naka-corporate lang. Today will be our wedding. So follow her to fix you up. Pagkakasabi niyang iyon ay umalis na siya. Teka, wala ito sa plano. Next year pa dapat ang kasal. Bakit biglaan? Sumunod ako sa babae. Pumasok kami sa room. Bumungad sa akin ang red gown. Kumunot ang noo ko. Red? Dahil sa underground gaganapin, need po nating sumunod sa kulay na nasa rules ng underground. Hindi pwede ang white dahil ang nasa underground ay hindi malilinis ang kaluluwa. Hindi ko magets pero hinayaan ko na lang. Inayusan ako. Matapos ayusan ay binihisan na. Humarap ako sa salamin. Hindi man white ang suot ko, mas lumalabas naman ang kulay ko dito. Tara na po sa labas. Nakahanda na ang lahat. Sinabi sa akin na maglalakad na ako. Kita ko sa hindi kalayuan si Thirdy na napakaseryoso pa rin. Bakit ganun? Ang lungkot at ang bigat ng kasal na to. Maliban sa wala ang pamilya ko, nakikita ko kay Thirdy na hindi siya masaya. Andon na sa hindi namin mahal ang isa't isa pero nagkasundo kami na pag-aralan naming mahalin ang bawat isa para na rin sa ikabubuti ng relasyon namin. Inumpisahan na ang seremonya. Sumunod lang ako sa mga sinasabi nila na gagawin ko hanggang matapos. Kiss your bride, prince. Tinignan ako ni Thirdy. Lumapit siya sa akin saka ako dinampian ng halik. Pero parang pagkadampi ay kapiranggot at hindi lumapat ng tuluyan. Congratulations to our prince and princess. Nagpalakpakan sila. Dito din ang reception. Kumabila lang kami at ang daming tao. Mupo na kami habang may nagtatanghal sa gitna. Yung iba nagkakasiyahan. Nilingon ko si Thirdy na tahimik pa rin. Hindi ako sanay na ganito siya. Thirdy, now that you're my wife, gagawin mo ang half of my workload here in the underground. Dapat matutunan mo ding pumatay kung kinakailangan. Tungkol sa kumpanya, ganun pa rin. You're still my secretary. Ang lamig ng pakikitungo niya. Ano bang nangyari? Prince, si Rick, nakita mo? Si Sab? Huh? Ayun o, nasa taas. Pagkatingala ko, nanlamig ang buong katawan ko. Nakabitin si Rick. Bakit wala man lamang nakapansin sa kanya? Tinignan ko si Thirdy na nakatingin sa akin ng masama. You look concerned to him. Bakit siya nakabitin doon? Tanong ko. Bakit nga ba? Dahil may kasalanan siya? Nanginginig ang kamay ko. Don't worry. Hindi nga niya na mangyayari sa iyo kapag may ginawa kang mali. Napalunok ako. Don't mind him. Ibababa ko din yan kapag natapos na tayo dito. Have fun, my unvirgin wife. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyang yun sa sinabi niya. Nagpatuloy ang kasiyahan pero hindi ko magawang sumaya. Madaling araw nang natapos, ang bigat ng talukap ko. Pumasok na kami sa mansyon para magpahinga nang may ibinulong si Dino para tumigil kami. Dalhin mo dito. Kumunot ang noo ko. Anong meron? Mayat maya ay dala na nila si Rick na namumutla. Kahit ganito ang sitwasyon ni Rick, kaya niya pa rin ngitian si Thirdy na nang aasar. Naglabas ng baril si Thirdy at inabot sa akin. Now that you're my wife, do your job. Kill him. Ito na nga bang umpisa ng kakaibang mundo sa buhay ni Felice? Ngayon, isa na siyang prinsesa at ganap na asawa ni Thirdy. Paano niya paninindigan ang panibagong papel niya sa buhay? Yan ang ating aalamin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.